Mga minimal, tayo na po'y dadako mga minimal sa mahalagang yugto ng ating banal na gawain. Mga minimal, ito po yung pag-aaral ng banal na salita ng ating dakilang Diyos. Sinanyahan ko po kayo mga minimal na kayo na po'y tumayo mga minimal upang magbigay galang sa banal na salita ng ating dakilang Diyos. Nadadalhin po ng ating beloved preacher, Kuya Richard. Amen. Praise the Lord. Galbisi ba ng Diyan? Purihin ng Diyos, mga minamahal, tayo po'y mananangin. Huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal, Apay Jesus, maraming salamat po, Mana Pinoon, na dinako mo kami sa iyong balalagawain, Mana Pinoon, taglay namin ang kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat at proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, sampu ng aming mga mahal sa buhay, saan mang dako, saan manaroon, mag-isibay yung dagat sa ibang bansa. Maraming salamat po sa aming tao sa pusong inalay na papuring awitin, sa mga joyful song, solemn song, sa mga patutuo ng aming kapatiram, sa mga awitin ng makalangit ng kuwar sa pagbibigay, higit sa lahat sa aming pag-aaral ng salita na pagkain ng aming espiritual lang isa inyo bang lingkod, ganang akin, wala akong magagawa sa ilong kumasa natitiwala, umingi po ko ng abag, patnubay gabay, patawarin mong bawa sa inyo bang lingkod, pagpalain mo kaming lahat, malapin all, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagalibanggalistang, will this radal bela sa iyong propetang ilang isan sa ministeryong ito. Sa pangalan ng Jesus, lahat ang gawa ng mga kaaway, doubts, mainas, kasawag in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal, ang pinakamataas na papurit pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na pa Jesus at pinapaabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagalibanggalista Willie Strada Almeida at kabalik at katuwang po ang lahat ng mga beloved children at yun din siyong beloved Almeida family sa magiging tuwang aral turo po ng ating pong beloved isang pastor Lina si Almeida at beloved mama din at yun din po sa lahat ng mga wit sa lahat ng manunugtog sa ating mga panauhin, sa ating mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng Mahal na Panginoon at sa lahat ng ating mga beloved co-workers at muli ang pinakamataas na papurit pagsamba pagwalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody say praise the Lord. Purihin ng Diyos mga minamahal, tayo po ay narito, tayo po mga minamahal ay nagsusumamo, tayo po ay nagpapakumbaba, mga minamahal lumalapit upang tayo po, mga minamahal, ay pagpalain tayong lahat, mga minamahal, ay kahabagan ng Mahal na Panginoon. Dahil minsan tayo po ay nagkukulang, ngunit ang Diyos, ang Mahal na Panginoon, ay laging tapat sa bawat sa atin. Everybody say praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. At tayo po magbuklat ng ating mga banal na kasulatan. Dito po tayo sa aklat po, mga minamahal, ng Hebreo Kapitulo 10, versikulo 22. Dito po sa aklat ng Hebreo, ang kabanata ay 10, ang talata ay 22. Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budi at maugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Amen. Purihin ng Diyos. Nang tayo po'y lumapit na tayo'y maglingkod sa ating malapay noon, punong-puno tayo ng karamdaman at galing tayo doon sa lusak ng kasalanan kung tayo lumapit, tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapay noon. Tayong lahat ay binago sa kahabagan ng ating malapay noon. Amen? Nung araw, wala na tayong pag-asa, problema tayo ng ating pamilya, problema tayo sa ating lugar, sa ating barangay. Ngunit nung dumating ang salita ng Mahal na Panginoon, dumating ang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ipinapangaral at itinuro sa atin ng ating butihing ebanghelista Willie Strada Almeida at ipinangaral natin bilang isang pastor Lina si Almeida noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, tayo ay naglilingkod, nagpapatuloy dahil tayo po ay tunay na pinagpala ni Kristo. Amen? Kaya maliwanag dito sa banal na kasulatan, anong sabi po mga minamahal, talatang 10:22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso
na lubos na pananampalataya na ang ating mga puso ay winisikan mula sa isang masamang budi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Ano po yung dalisay na tubig? Yun po yung bautismo sa pangalan ng ating manapinoon noong araw, mga minamag. At anong gawin nating pagbabago? Hindi natin kayang baguhin ang ating manapinoon. Kahit anong gawin mo, pagsusumamo, hindi mo pa rin nagagawa dahil walang Espiritu ng Diyos, walang yung banal na presensya ng Diyos. Ngunit salamat sa manapinoon, salamat sa ating dakilang Diyos nung tayo naglingkod, nung tanggapin natin ang manapinoon, naglingkod tayo ng lubusan. Naramdaman natin, ano po yun? Yung kanyang banal na Espiritu. Amen? Everybody say, praise the Lord! Tayong lahat, mga minamahal, ay merong kanya-kanyang patutuo sa ating buhay bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya. Sino ka noon? At ngayon, na ikay pinagpala ni Kristo. Amen? Sa ganang atin, kung ating sa ating sarili lamang, hindi natin mababago ang ating buhay. Ngunit tayo po'y kinaabagan ni Kristo na kinaabagan tayo ng manapinoon nung tayo nagtapat, nung tayo sumunod, nung tayo tumalima, nung tayo po'y gumawa ng kalooban ng Diyos sa kahabagan ng manapinoon. Noon, hanggang ngayon, mga minamahal, tayo po ay nagsusumikap, nagpupubilit na magampanan natin ang utos at ang kalooban ng Diyos. Bagamat maraming gawa ng kaaway, maraming distraction, maraming ginagamit ng kaaway, ngunit hindi tayo natinag, hindi po tayo nalupaypay, hindi tayo nanghina, dahil alam natin, kasama natin si Kristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga tayo nagpupumilit, naglilingkod sa manapinoon. Kaya nga tayo naririto, bagamat maraming gawa ng kaaway, maraming ginagamit ng kaaway sa ating buhay bilang isang Kristiyano, lalong-lalo na ang ating mahal sa buhay na hindi pa natin kasama sa pananampalataya. Amen? Sabi pa nga, mahirap, mga minamahal, pag ikaw ay unang tinawag. Ang kasama mo sa loob ng tahanan mo, ang kasama mo sa iyong pamilya, hindi pa Kristiyano, mga minamahal. Anong gagawin mo, mga minamahal? Susundin mo at ikay lagi magpipray. Sasabihin ng iyong mga loved ones na sanlibutan na hindi mo pa kasama sa manapinoon. Mayroon mga pag-uusig. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi na, dumalo ko, nagsimba ka na ng Wednesday. Dumalo ka na ng araw ng Fridays, nagsimba ka. Araw pa ng Sunday, nagsimba ka, dumalo ka. Sasabihin ng labwas mo na hindi Kristiyano, na hindi pa mananampalataya, na walang Espiritu ng mahal na Pinoon. Baka ang iyong panalangin lumagpas pa sa langit. Amen. Sa ganung words, mga minamahal, magagala ka, matutuwa ka. Baka matikain, inuusig, pinagbibigyan ka na di maganda, ngunit ang iyong puso nagagalak. Sagot mo, ano po yun? Salamat. Dahil pagbagsak ko pa rin, langit. Amen. Bali si praise the Lord. Yung nagsabi sa iyo ng ganun, loved ones mo, may isip niya, oo nga, no? Lagpas sa langit, baka yung panalangin mo, lagpas pa ng langit. Sagot naman sa'yo, salamat. Dahil pagbagsak ko, langit. Doon niya marirealize, langit pa rin. Amen? Yun po yung ating pinag-aaralan, mga minamahal, nung tayo po'y na lumapit, nawisikan yung ating masamang budi, ngunit tayo lumapit doon sa tayo na bautismuan, meron pong prayer, meron pong panalangin at higit sa lahat. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, hindi tayo mananatili, hindi po tayo tatagal kung wala ang patnubay gabay ng ating malapit. Sa araw-araw nating buhay, kung wala ang tulong at gabay ng malapinon, kung wala ang prayer ng ating malapastor, hindi po natin yan mapapagtagumpayan. Amen? Muli sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng manampalataya, pipilitin mo, mga minamahal, na maghanap mo, pipilitin mo dahil nais mo ng langit. Amen?
Everybody say praise the Lord. Dahil ang pag-ibig sa atin ng Diyos, ang pag-ibig ng Malapinoon ay nagpupubilit sa atin. Bagamat tayo minsan nawawalay sa kanyang banal na presensya, bagamat tayo minsan nakakalabag, bagamat minsan tayo nagkakamali, ngunit tapat pa rin ang Diyos, tapat pa rin ang Malapinoon, dahil ang Malapinoon, siya munang umibig sa atin bago tayo umibig. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya napakabuti, napakabait ng ating Malapinoon. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi pa nga dito mga minamahal sa Juan, unang Juan kapitulo 4, versikulo 19, tayo'y nagsiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Diyan niyo po yan mababasa sa unang Juan 4, talatang 19. Ang Malapanginoon munang unang umibig sa atin. Ang Malapanginoon munang nagligtas sa atin. Ipinakilat, itinim sa ating puso. Ano yun? Yung mabuti at magandang bagay. Kaya nung tayo umibig sa Diyos, kahit anong mga trials, mga pag-uusig, ano may mga kasalatan, ano may mga kawalan, hindi tayo nanghina, tayo ay lagi nagpapatuloy, nagpupumilit ka dahil alam mo ako, tayong lahat, ang Diyos nating tinatawagan, Diyos na buhay, makapangyarihan, nagpagaling na nagbago, na nag-iingat sa atin, sa lahat ng uri ng gawa ng kaaway. Amen. Ang sabi dito ulit, mga minamahal, supporting verse tayo, 4:16, ng Hebreo. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 4, versikulo 16, ganito po pagkasabi, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsitamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Amen. Amen. Upang tumulong sa ating mga pangangailangan. Maraming gagamitin ng Malapinoon. Maraming kapamaraanan ng ating dakilang Diyos. Dahil ang Malapinoon ay buhay, siya po ang ihipo ng puso ng tao, mga minamahal. Walang imposible sa Malapinoon dahil alam natin, pag ikay gumawa ng kalooban ng Diyos, sumunod ka sa utos ng Diyos, sasamaan ka ng Kanyang banal na Espiritu, sasamaan ka ng Kanyang kapangyarihan. Yan po ay naganap. Yan po ay nangyayari sa buhay natin, sa buhay ng Kristiyano. Sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, kung wala ang prayer ng ating mahal na pastor, hindi natin makakayanan. Amen? Araw at gabi, dumadalangin sa atin. Araw at gabi, lumuluhod at nagsusumamo sa man. Ang panalangin ng propeta ng Diyos, ang panalangin ng ating minamahal na pastor, naka-preserve, mga minamahal. Amen? Everybody say praise the Lord. Ano ba yung naka-preserve? Naka-intik, mga minamahal. Naka-impok, mga minamahal. Kumbaga sa bangko, kung ikay nagdi-deposit, i-withdrawin mo yun, mga minamahal. Amen? Naka-reserva, mga minamahal. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yung inasik sa atin, ano po yun? Yung ebanghelyo na salita ng Diyos na nakatanim sa ating puso, na nakaukit sa ating isip, mga minamahal. Bagamat tayo misa nawawalay, misa nalalayo tayo sa kanyang banal na presensya sa gawain ng Diyos, ngunit nakaukit pa rin, ano po yun? Yung mabuting bagay na nangyari na ganap sa buhay natin, pupaparo tayo iningatan ng ating manapin. Amen? Kaya napakaliwanag sa ating binasa. Ang sabi nga dito sa Hebreo 4:16, magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo makapagtamo ng awa at makasumpong ng biyaya upang tumulong sa ating panahon ng pangangailangan. Oh. Lalapit lang ba tayo kung meron tayong kahilingan? Hindi po.
Araw-araw tayo magsusumamo at ingi tayo ng patnubay at ingi tayo ng gabay, mga minamahal, dahil yan po yung ating tungkulin na bilang isang Kristiyano, dahil ang ating tungo, ating punta, langit, mga minamahal. Hindi na po tayo, mga minamahal, nag-alinlangan. Amen? Dahil nabuksan na po yung ating puso at kaisipan, ang ating karunungan, yung ating kaalaman. Dahil nung araw, basahin man natin ang ating Bible, Genesis to Revelation, Genesis to Apocalypse, mga minamahal, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo maunawaan at hindi mo maipapamuhay ang salita ng malapit. Amen? Ang sabi nga doon sa Acts 38, tayo ay magsisi at tayo po ay nabautismuhan. Amen? Ang sabi nga dito sa Acts 38, aking basahin, mga Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38. Ang sabi dito, sa banal na kasulatan, mga minamahal, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, papatawad ng iyong makasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Oh. Ngayon nung tayo lumapit, naglingkod, gumanap ng kalooban ng Diyos, ano po yung nagari sa atin? Yung banal na presensya ng Diyos, dahil tayo ay lagi nagsusumamo na nagpapakumbaba sa araw-araw nating buhay. Hindi natin alam kung ano magaganap sa araw ng bukas, sa mga susunod na linggo, o buwan taon. Ngunit tayo lagi nagsusumamo na tayong lahat ay panghawakan. Tayong lahat ay maratnan na mainit, na naglilingkod, na gumaganap ng kalooban ng malapay mo. Amen? Di ba minsan, pag tayo po'y nawawalay, pilit ka nagsusumamo sa malapay mo. Minsan nagtatanong ka, Panginoon, bakit napakalayo mo sa akin? Parang walang katugunan sa akin palalangin. Parang walang kasagutan sa akin mga kailangan. Pero tinitingnan ka pala ng malapay mo. Kung gaano mo siya pinapahalagan, kung paano mo siya minamahal, at kung paano ka sumusunod saan, sa kalooban ng utos ng malapay noon, dahil walang salita ng Diyos na hindi natin kaya. Kayang-kaya natin sa tulong at habag ng malapay noon. Hindi tayo tatagal, hindi tayo mananatili kung wala ang patnubay, kung wala ang gabay, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sa mga pagsubok, trials, hindi natin makakayanan yan kung wala ang malapit sa atin. Napakinggan niyo po yung testify ng ating kapatid. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kahapon, merong gusto mag-testify, kaya lang kapos tayo sa oras na, mga minamahal. Sabi niya, brother, napakabuti sa akin ng Diyos. Amen? Dumating yung sakit na hindi niya inaasahan. Yung COVID-19. Lumuba, mga minamahal. Dahil pag tayo ay napunta sa ospital, mga minamahal, swab test ka kagad, mga minamahal. Pag na-swab test, sasabihin, dalawa lang resulta, negative, positive. Amen? Amen? Pero siya ramdam niya, mga minamahal, na talagang meron isang sakit na yun. Lahat ng sintomas na sa kanya na, mga minamahal. Sa madaling salita, nawala na po siya ng malay, mga minamahal. Pero yung kayang labwas, nandoon pa rin, napilit nagsusumamo, napilit nananalangin sa Panginoon, nabigyan pa siya ng pagkakataon nang muling ibigay ang lakas na siya'y magkamalay. Amen? Sabi ko, Brad, kung idadagdag pa natin yung testify mo, siguro, aabutin tayo ng madilim na. Amen? But it's your praise the Lord. Siguro, loobin ang mahalapin sa next time pag nakadalo ka,
mag-testify ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sa ganung sitwasyon, mga minamahal, sinong lalapitan natin? Kundi ang mahal na Panginoon. Sa sitwasyon ng ganoon, mga minamahal, pipilitin mo, gagawin mo, magsusumamo ka. Bakit? Alam mo na ang tatawagan mo ay buhay, makapangyarihan. Alam mo, ang Diyos natin dito, noon hanggang ngayon, hanggang sa oras nito, napatunayan natin, ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Mapagpatawad sa lahat ng nais lumapit at maglingkod at nais na papurihan ang mahal na Panginoon. Amen? Tayo po nung araw, mga alipin tayo ng ating mga bisyo. Amen? Nung araw, mga minamahal, yung buhay natin walang pagbabago. Kaya kapag dumarating ang December, ano sabi ng mga tao? Pag mabuo ko lang yung siyam na gabi na simba, ang kahilingan ko ibibigay. Pero maraming ganun sumubok. Natapos ang siyam na gabi at natapos yung taon na yun at ilang taon na ginagawa niya, wala pa rin pagbabago. Ngunit kung sa'yo napanako sa gawain ng Jesus Malachi Kusid, sa gawain ng mana Painoon, ilang beses lang sa sumimba, nandun na kagad yung pagbabago sa kanyang buhay, nandun kagad yung imala, dahil andun na yung banal na presensya, ang kapangyarihan, ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan ay lumakip, yan ay naganap at nangyari sa bawat sa atin. Amen? Bagamat tayo baguhan, napapakinggan natin kung ano yung mabuti at maganda, in-apply natin, mga minamahal. Bagamat meron tayong kahinaan, dahil lahat mo tayo may kahinaan, ngunit ipinagpipray mo, maalap Panginoon, mapaglabanan ko yung aking kahinaan, gusto kong masunod ang iyong kalooban, i-apply mo, pipilitin mo. Bakit? Yun po ang kaloob at utos ng Diyos. Amen? Basahin natin itong Roma, mga minamahal. Roma 6, 17 hanggang 19. Pakinggan natin, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanata 6, ang talatay 17 hanggang 19. Datapwat, salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalima sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman, sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap sa ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Amen. Amen. Tayo po nung araw, alipin po ng ating bisyo. Nandun tayo sa paggawa ng kasalanan. Bagamat gustoin natin, hindi natin kayang labanan, ano po yun? Yung masamang espiritu na umaalipin sa atin, ano po yun? Yung paggawa natin ng kasalanan. Ngunit nung tayo po'y lumapit, naglingkod, mga minamahal, tinanggap natin yung bautismo, tayo po'y napalaya at tayo po ay kinakabagan sa tulong at abag ng Diyos. Tayong lahat ay nagpupumilit dahil gusto natin na tayong lahat ay pagpalain. Amen? Everybody say praise the Lord. Ang sabi nga din sa 19, sabi nga manamil, sapagkat kung paano inhandog ang inyong mga sangkap na katawan na pinakalipin ng karumihan at ihandog ninyong ngayon ang inyong mga sangkap pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Inandog, ano po yun? Ialay natin. Yung ating pasasalamat na tayo inahon saan po? Sa lusak ng kasalanan. Napako ang malapit sa krus ng Kalbaryo. Umagos ang kanyang dugo, mga minamahal, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya ano sabi nga sa 4:19, mga minamahal, unang 1, bago tayo umibig, ang Diyos munang umibig sa atin. Amen? Bago tayo magbigay, ang mahal na pinunagbigay sa atin muna.
Amen? Nung lumapit tayo sa kagawain, nung lumapit tayo sa mahal na Panginoon, marami tayong daladalang mga karamdaman. Ngunit nung tayo tumanggap, naglingkod, lumisan tayo, pinagaling, daladala natin ang kagalakan, katuwaan kasi yan. Ito na po yun, mga minamahal. Nagpapatuloy na po tayo. Gumaganap na po tayo ng kalooban. Sinisikap na rin po natin ano po yun, yung utos at yung salita ng mahal. Dahil kung i-apply natin noong araw, yung 10 utos ng Diyos, kung wala kang Espiritu ng Diyos, hindi mo magagawa yun. Ngunit sa kahabagan, kahit ay baguhan noong araw, nagpupumilit ka na, nagsusumikap ka na, na maghanap mo, may sagawa mo, may pamuhay mo, ano po yun? Yung napapanggigin natin sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi pa nga, dito sa ating binasa, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Kaya pag walang Espiritu ng Diyos, mga amin, marupok dahil nasa laman pa tayo. Nabubuhay pa tayo. Magiging perfecto tayo pag nandun na tayo sa piling ng Diyos. Nandito pa tayo sa magulong makasalanan. Nandito pa tayo sa bundong mapanganib, mga amin naman. Kaya nga tayo nagpupumilit. Kaya nga tayo dumadalo, nagsisikap upang tayo po ay laging magsumamo, upang tayo laging manalangin sa Panginoon. Amen? Ang isang taong makasalanan, pag lumalapit sa mahal na Panginoon, libo-libong anghel ang nagkakatuwaan, igis sa langat, ang ating dakilang Diyos. Amen? Isa tayo dyan sa lumapit, isa tayo sa mga pinagpala ni Kristo. Ganyan po kabuti, ganyan po kabait ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga dito, mga minamahal, Lucas 15, talatang 10, kayo din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. May tuwa. Kung natutuwa ang mga anghel, higit sa lahat pala ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag meron lumalapit sa ating banal na gawain, sa inyong barangay, na akay mo, na dala mo sa gawain dahil siya po'y problema ng kanyang pamilya, problema ng inyong barangay. Pag yan nagbago, nakatanggap ng bautismo, mga minamahal, laman ng kalsada, umaga pa lang nandun, hanggang sa paglubog ng araw, nandun pa rin, kaharap niya, mga minamahal, ang kanyang mga kaibigan. Ngunit nung siya'y naging Kristiyano, madaling araw pa lang, naridinig ko na nagpupuri, madaling araw pa lang, nagsasalamat sa mahal na Panginoon. Sasabihin ng kapitbahay mo, totoo, binago yung aking kapitbahay, naging born again Kristiyano. Amen? Dahil nung araw makasalanan, nung araw problema, nang lumapit ka, nakita ka mga minamahal, natuwa ang iyong kapitbahay. Natuwa ang iyong barangay. Sabi nga dito, sa ating binasa, mga minamahal, 15 gis, mga minamahal ng Lucas, gayon din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Dito po sa Bible, mga minamahal, kung itutuloy natin ang basa, meron pong isang mayaman at meron pong dalawang anak, mga minamahal. Doon sa dalawang anak niya, mga minamahal, ang isa po, mga minamahal, nilustay yung kanyang kabuhayan doon sa hindi magandang kabuhayan. Kaya po siya naghihirap. Amen? Everybody say praise the Lord. Pero nung siya naghihirap, nung siya po nakaramdam ng paghihirap, anong sabi niya? Nagpumilit siya. Na bumalik. Dahil alam niya sa'yo nagkasala sa kanyang magulang. Alam niya sa'yo nagkamali. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo ko. Hindi na ako karapat dapat tawagin mong anak. Gawin mo kong alipin dahil ako'y nagkasala sa iyong harapan. Amen. Di ba tayo nung araw? Nandun tayo sa sanlibutan? Ano yung buhay natin nung araw? Kayo mismo kapatotoo. Kayo rin mismo magsasabi nung tayo naging Kristiyano, mga minawa. Lumapit tayo. Napakinggan natin ang mga patutuo. Napakinggan natin ang mga nagpapasalamat.
nung ikay baguhay pa, nagtatanong ka, totoo kaya yun? Magaganap din kaya sa akin? Kulit inilid ka ng malapay noon, sinamaan ka ng banal na presensya, ginawa mo yun sa tulong at abag na isagawa mo. Nung isinagawa mo, lagi ka nagpupulit, nagsusumamo, tuluyan kang pinagpala, tuluyan mo nagawa, at doon umiyak ka sa kagalakan dahil ikaw, ako, tayong lahat, kinabagan ng Diyos. Amen? Basahin natin to, ituloy natin ang basa. Lucas 15, talatang 11 hanggang 17. Pakinggan natin, mga minaman. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 17. Ganito pong pagkasabi. At sinabi niya, may isang tao na may dalawang anak na lalaki, 12, at sinabi sa kanyang mga ama ang ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanilang pagkabuhay, 13. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipon lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa pagpaluging pamumuhay, 14. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupain na iyon at siya'y nagpasimulang mangailangan, 15. At tumaron siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupain iyon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang pakainin ang mga baboy. 16. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. 17. Natapot nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain at ako rito'y mamamatay ng gutom. Amen. Purihin ang Diyos. Ano po yung aral doon nating nabasa at ating napakinggan? Doon sa bunsong anak, mga minamahal, ano po kinuha niya yung para sa kanya na kabuhayan, mga minamahal, at siya po ay nagpakalayo-layo-layo, mga minamahal, at dumating yung panahon, inaksaya niya yung kanyang para sa kanya, mga minamahal. Ang sabi nga dito, 11, at sinabi na may isang tao na may dalawang anak na lalaki at sinabi sa kanyang ama, Bunso, ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na ukol sa akin at ibahagi niya sa kanyang pagkabuhay. Ibinigay, ano po yun? Yung kayamanan. Amen? But is it praise the Lord? Yung kayamanan, bahagi. Siyempre, mahal niya yung anak niya, mga minamahal. Dahil may plano siguro maganda sa kanyang buhay, ibinigay na. Kaya yung buso niyang anak, nagpakalayo-layo ng malayo, mga minamahal. Ngunit, hindi po ginawa sa mabuting paraan. Kundi ginugol niya saan po? Sa masamang paraan. Amen. Di ba ang magulang, hindi kayang tiisin? Amen. Lalo na sa ina, mga minamahal, siyam na buwan niyang iniingatan sa kanyang sinapupunan hanggang sa paglaki niya, mga minamahal, nandoon pa rin yung pagmamahal sa kanyang anak. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord! Hanggang sa paglaki niya, mga minamahal, nandoon pa rin yung pagtuturo, nandoon pa rin yung pagmamahal, nandoon pa rin yung pagkakalinga, nandoon pa rin yung pagpupumilit na pagtuturo sa kanyang anak. Ganun po kamahal na isang magulang ang kanyang anak. Pero yung anak, kayang tiisin ang kanyang magulang. Pero ito sa ating pinag-aaralan, mga minamahal, yung bunso niyang anak, nilustay yung kanyang kabuhayan at napakalayo-layo at sa madaling salita, naghirap siya, mga minamahal. Sabi niya, gusto ko mabusog na pagkain ng ipa ng baboy. Ngunit hindi ko makakain. Ako'y mamamatay. Ngunit naalala niya ang kanyang magulang na maraming mga alilang upahan sa kanyang
tahanan at sa kanyang lugar, mga binawa. Ganun rin tayo pag tayo nagkakasala, pag tayo nagkakamali sa mana Panginoon, lumalapit tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen? Nung lumapit tayo sa ating Ama sa Langit, ang nag-ibang ating mana Panginoon, tinanggap tayo nung tayo na bautismuan, nung tayo po'y tumanggap ng bautismo, pinagpala tayo. Amen? Binago tayo ng Diyos. Nag-ari sa atin yung takot, nag-ari sa atin yung conviction, nag-ari sa atin yung konsyensya. Amen. Sa Kristiyano, yung conviction, nakukumbik ka, na ayaw mo nang gawin. Sa sanlibutan, nakukonsyensya ka sa iyong ginawa, inuusig ang iyong puso mo, hindi ka pinapatahimik, mga minamahal. Amen. Kaya, salamat sa mala Panginoon. Tayong lahat ay nagpupumilit, nagsusumikap dahil tayong lahat ay mahal, iniibig ng Diyos. Dahil sa is ng Diyos, mapunta tayo ng langit. Ayon ng Diyos na tayo mapunta. Saan? Sa dagat-dagat ang apoy. Doon sa dagat-dagat ang apoy, wala ka ng pag-asa makahon. Wala ka ng pag-asa. Magsisikaman, huli na. Amen? Pero sa ating binabasa, mga minaman, ituloy natin ang basa. 18 hanggang 22. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanatay 15, talatay 18 hanggang 22. 21. Magtitindig ako at paruroon sa aking Ama at aking sasabihin sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. 19. Hindi na ako karapat dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upaan. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kaniyang Ama. Datapat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kaniyang Ama at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa leeg at siya'y hinagkan. 21. At sinabi ng anak sa kaniya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Amen. Amen. Siya mismo nakakalam na siya'y nagkasala. Siya mismo nakakalam kung anong kanyang nagawa. Pero bilang isang tao, bilang isang anak, mga minamahal, siya'y nagpakumbaba, siya'y lumapit, siya'y nagpupumilit. Ang sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ako'y gawin mong isang alila at isang alipin. Amen. Bilang isang ama, mga minamahal, natanaw niya, mga minamahal, yung kayang anak na nanariyan, dumarating, anong naramdaman niya? Siya'y natutuwa, siya po ay nagagalak. Ganon din ang ating Ama sa langit. Amen? Ang isang taong makasalanan na nais maglingkod, magbalik loob sa Panginoon, na gustong pumunta ng langit, sabi pa nga, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, kasing laki man ang barko ang iyong kasalanan, kasing lawak naman ang karagatan, ang kapatawaran, ang pag-ibig, ang pangunawa, ang pagkalinga sa atin ng Diyos. Sino mas malaki sa dalawa? Maliit, maliit lang po yung barko. Malaki po yung dagat. Amen? Ganun po yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Ganun yung pagmamahal sa atin ng mga Panginoon. Pagamatay minsan nawawalay, mga minamahal, pili tayong ibinabalik ng Diyos. Pili tayong ipinapaalala ng Panginoon yung mga mabubuting naganap nangyari sa atin. Ayaw ng Diyos tayo mawawalay. Ayaw ng Diyos tayo po'y mawawaglit. Di ba pag sa ating mga magulang, yung anak mo, mga minamahal, pag nawala sa iyong paningin, di ba nag-aalala ka? Amen. Marisha, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, nag-aalala ka? Na-delay lang pala ng dating dahil merong dinaanan na kanyang classmate, nangangamba ka na, mga binawa. Nag-aalala ka, mga binawa. Ganun po yung kahalaga sa ating mahal sa buhay. Ganun tayo kahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon. Dahil tayo po, mga binaman, yung paglilingkod natin, ito ay tutuhanan. Yung paglilingkod natin, ito po ay papuntang langit. Amen? Amen? Kaya yung natanaw ng kanyang magulang, yung kanyang anak, grabing tuwa, mga minamahal. Ang sabi niya,
patay na ang aking anak na ito, ngunit muling nabuhay. Ano po yun? Hindi po literal sa physical. Namatay na yung kanyang pananampalataya, yung kanyang pag-ibig sa kanyang magulang, ngunit muling binuhay. Saan po? Sa inagpakumbaba, lumapit sa inagpubilit, nagpakumbaba siya, mga minamahal, upang siya muling tanggapin at muling pagpalain ng Diyos. Amen? Ganun din sa ating buhay nung araw, mga minamahal. Wala na tayong pag-asa. Ang sabi ng doktor, hintay mo na lang ang kamatayan niya. Ang sabi ng doktor, may taning ng kanyang buhay. Ngunit kay Pilit, nagsusumikap na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mag-iimala. Amen? Naganap yun, nangyari yun. Nakalapit ka sa gawain ng Jesus Miracle-Crusade. Nag-imala at ikay nagmilagro sa atin. Sa iyong buhay, mga minamahal. Kaya nga tayo po, pag nagkakasala, mga minamahal, binibigyan pa tayo ng chance para magbalik loob, para maglingkod, para tanggapin si Kristo at nilay-nilayin, bulay-bulayin natin. Ano po yun? Yung mabuting bagay. Amen? Kaya nga sa ating gobyerno, yung sinasabi na death penalty, yung pag ikay nagkasala, atulang kagad ng kamatayan. Pero sa atin, mga may wala po yun. Habang buhay na pagkabilanggo, binibigyan ka ng chance na ikay magbago, binibigyan ka ng chance na ikay magbalik loob upang maglingkod, upang pagpalain ka ng Panginoon. Kaya marami pong naitulong sa ating mga kababayan, maging sa ating gobyerno, ang ating pamahalan, ang gawain ng Jesus Mercy. Marami mga drug addict, mga problema ng ating pamahalan, nagbalik loob ngayon, pinagpala ni Kristo, naglilingkod na sa ating dakilang Diyos. Amen? Isa po tayo dyan nung araw, mga minamahal. Hindi na po tayo magbanggit ng pangalan. Pero marami pong pinagpala ng mahalapin. Basahin natin, mga minamahal, at natin awitin, Brother Jason, Brother Neil. Dito po sa 22 hanggang 24. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, versikulo 22 hanggang 24. Ganito po pagkasabi. Natapot sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dali ninyo rito, madali ang pinakamatabang, pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. 23. At kunin ninyo ang pinakamatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsinkain at magkatuwa. 24. Sapagkat patay ng anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y mga kasimulang magkatuwa. Amen. Purihin ng Diyos. Oh. Simula nung lumapit, anong sabi ng kanyang magulang? Patay na siya, muling binuhay. Ngayon tayo ay magsaya, magkatuwa, mga minamahal. Ganun tayo sa harapan ng Diyos. Pag tayo po ay lumapit, nagbalik loob, pag tayo ay nagsisinagpakumbaba, dumadaloy muli ang kanyang banal na presensya ng Diyos. Dumadaloy uli ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. At ibinubuhos ng malapin, ano po yun? Yung mga pagpapala nating naranasan at ating maranasan, ating tatanggapin pa habang tayo naglilingkod, gumaganap, sumusunod ang malapin noon, ay hindi nagpapabaya ang malapin noon, ay nagsusupply saan po? Sa kanyang mga anak na tapat na nagsisikap, na nagpupumilit na gawin ang kalooban, ang utos sa malapin noon. Mahirap man, maraming adlang, ngunit hindi tayo natingnan. Amen? Iyan po ay ating napatunayan. Saan po sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay nagpapaabot sa ating mahal na Panginoon, ang ating pinakadakilang Diyos, ang ating Ama sa langit, na naglalang naglika sa atin, natumbos sa ating kasalanan, na napako sa krus ng Kalbaryo, ipinakitang pag-ibig sa atin. Kaya tayo rito patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, napatuloy tayong pinangawakan at ginagabayan at pinapatnubayan ng Diyos.
tayo po'y umawit, tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Sa awiting ito, mga minamahal, bulay-bulay natin, nilay-nilay natin ang kabutihan na ginawa sa atin ng mahal na Panginoon. Napakabuti, napakabait ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan, hindi tayo pinakulang. Lagi tayo iniligtas, lagi tayo pinaproteksyonan. Nagpapagod ka ba? Hallelujah! Hallelujah! Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nangihinang? Igis-isis. Batid ko ang iyong nadarama. Hallelujah! Mga paghihirap mo at pag-iusa. Ngayon ba'y alis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Hallelujah! Alam sa akin ay lumapit ka. Nasa bisig ko ika'y malbahinga. Lumulilig sa aking bibig, bibig ng puso ko ay iyong malinig. Anak, labis kita, inihihig. Jesus. Anak, napapagod ka ba? Purihin ka, malamay mo. Siyong ikaw ba'y nangihilang? Maraming salamat, Panginoon. Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at paglusa. Ngayon ba'y nalais ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Nasa bisig ko ika'y magbahinga. Puno mo'y ilis sa aking bibig. Tingnan mo sa kuwento yung maririnig. Anak, labis kitang inihinig. Anak, sa akin ay lumapit ka. Nasa bisig ko ika'y mamahinga. Nalumuhilay sa aking dibdib. Pintig na ang puso ko ngayong marinig. Anak, labis kita inihihig. Anak, sa akin na lumapit ka. Hallelujah! Sa piso ko ika'y magpahinga. Ulo mo'y ilig sa aking dibdib. Pintig na ang puso ko na iyong maririnig. Anak, labis kita ang inihinig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Pintig na ang puso ko ay iyong marinig. Anak, labis kitang inihinig. Anak, labis kitang inihinig. Purihin ang Diyos.
tayo lahat inibig ng malapay noon. Ayaw ng Diyos tayo mawalay sa Kanya. Ayaw ng Diyos tayo malayo sa Kanya, mga Pinoon. Mga ba tayo minsan nakakalabag, minsan tayo nangihina, mga Pinoon. Pili tayo pinabalik ng Diyos. Pili tayo pinapaalala ng malapay noon. Ang Kanyang kabutihan. Ganyan tayo iniibig ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ng malamay nun. Mga ba tayo nagkakamali, nagkakasala, tapat ang Diyos, tapat ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi na iniwan ang malamay. Napatunayan na natin yan, mga minamahal. Sa oras ng kagibitan, sa oras ng kawalan, sa oras ng panig ng karamdaman. Sa oras ng pangangailangan. Nariyan lagi ang Diyos, mga minamahal. Nariyan lagi ang Panginoon sa atin. Napakabuti ng Diyos. Napakabait ng malamay nun. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga inibig, minamahal at mga kapatiran, tayo po'y nanako sa ating Holy Supper. Ang Holy Supper, ito po'y sagrado. Ito'y banal sa harapan ng malamay nun. Magatiyakin natin ang ating puso. Magalinisin natin ang ating puso. Kung saan man tayo nagkulang, nagkamali sa kanyang harapan, ang Diyos lamang nakakabatid. Simula sa pinakamaliit na mata na marunong na magsisi, sa lahat ng mga baguhan datiyan, sa lahat ng mga nanampalataya, tayong lahat ay nagkulang sa harapan ng Diyos. Tayong lahat ay nagkamali sa Panginoon. Wala tayo may tatago, wala tayo may lilihim sa Diyos. Nakikita ng Diyos ang ating puso at kaisipan. Ang Diyos ay tapat sa atin. Kaya habang tayo umaawit, mga minisang awitin muli, awitin natin, mga minamahal, siyasatin natin ang ating puso. Tayo ba'y maging karapat dapat? Tayo po'y maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon dahil alam ng Diyos, matit ng Diyos, kung saan tayo nagkulang. Kaya tayo rito lumalapit, nagsisisi sa harapan upang tayo maging karapat dapat sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo muling umawit sa malapit. Siyasatin natin ang ating puso. Panginoon, Ikaw ang nakakalam. Panginoon, ako'y nagkamali. Wala akong may tatago. Wala akong may kukubli sa iyo, Lord. Ngunit ako'y dito lumalapit, nagbabakumbaba. Hallelujah. Siyasatin mo, Hallelujah. Jesus, ang puso mo sa kasalanan na gawalaban sa'yo. Nagtatapan, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong puro. Lumalapit, di man ka dapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. O ang Jesus, patawarin mo ako. Hallelujah, hallelujah. Habang ilawin ito, mga minamahal, tayo po'y makipag-ugnayan sa malapay nung tayo po, mga magdilay-dilay mag Ako'y kabutihan ng Jesus, sa kasalanan, ako'y kabutihan.
kapatawaran sa iyo. May nakaptan ko, O aking Jesus. Patawarin mo ako. Tayong lahat ay naririto, lumalapit na nagpapakumbaba. Alam ng Diyos na tayo nagkulang. Batid ng Diyos na tayo nagkamali. Kaya narito ay lumalapit. Nagsasumamo upang maging karapat dapat tayo mag-take ng Holy Supper. Dahil ang Holy Supper ito po ay panal. Ito ay sagrado sa harapan ng paniginag malapit. Bakit iyakin natin ang ating puso, mga minaman? Walang tayo may natago sa malam. Ang sabi nga dito sa banal na kasulatan, unang Korinto, versikulo 11-28, nanapuan siya sa atin ang taong kanyang sarili at kumain ng tinapay at uminom ng saro. Kaya ang ating pag-take, ito po ay maging pagpapala sa atin. Simula sa pinakamaliit na bata na marunong na magsisi, sa pinakamatanda sa mga baguhan, pakatiyakin natin ang ating puso. Pero kung hindi ka handang magpatawad, magpakumbaba, huwag ka muna mag-take, magpaliban ka muna. Dahil yan ay nakikita batid ng ating malapit. Bago ang lahat, mga minamahal, tayo muna po yung manalangin sa malapit. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. O pagpanaman banal sa langit, pinakamamahal na pa Jesus, narito kaming lahat, malapino, nagsusumamo, nagpapakumbaba. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang. Pagkakamali, lahat ng aming nagawa sa iyong harapan, patawarin mo ang bawat sa amin, malapino. Maging karapat dapat kami, malapino, mag-take ng Holy Supper sa paggunita, sa pag-aalaala sa iyong kabuti na ginawa mo sa bawat sa amin, malapino. Pagpalain mo kaming lahat, malapino, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ianda natin ang katas ng ubas at tinapay. Ang sabi dito, unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 24, at nang siya'y magpasalamat at kanyang pinagputol-putol at sinabi ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin niyo ito sa tuwing ito sa pag-alaala sa akin. Kanin natin ang tinapay. Hallelujah, hallelujah. Ianda natin ang katas ng ubas, ang grapes. Ang sabi po sa banal na kasulatan, mga minamahal, unang Korinto, kapitulo 11, versikulo 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro
pagkatapos makahapon na sinabi, ang sarong ito ay isa'y bagong tipan ng aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo'y magsisinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Lugungin din ligis Christ Jesus, ito
Napakabuti mo, napakabait mo. Kulang pa mga papuring ito na aming tinatalay namin sa iyo. Naming inapapuri ka sa iyong kabutihan. Wala kami may susukli. Wala kami may nailan. Wala kami may babayan. Wala kami may babayan. Hinihalay ng ating Diyos ay sa krus tinanggap ang kamatayan para sa'yo nang makamtan mo ang kaligtasan. Kailangan ang handog mong yaman, mga dalangin mo walang laman, ang nais niya buong buhay mo'y lubusang ilaan. Praise the Lord, purihin ang Diyos, mga minamahal.
Tuloy-tuloy po tayo sa ating masiling, mga minamahal. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa may parting may karamdaman, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman natin. Isipin po natin na tayo po, mga minamahal, ay inilayas ng ating mahal pastor sa oras na ito, nakaluho, nakabaka prayer, ang ating ginagalibang lista, Willis Talalway, ng propetang nilagistan sa ministeryo ito, saway natin sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, misara po tayo manalangin. Huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal pa Jesus. Narito kaming lahat, sama-sama kaming dumudulog, Pinoon, Diyos sa trono sa kalangitan. Ipagkaloob mo lahat ng aming mga kahilingan, kagalingan na makaramdaman ng aming minamahal kapatiran, ang kalutasan ng kanilang mga problema, malapit ng patuloy mo pagpalain ang kalang negosyo, ang kalang trabaho, ang kalang hanap buhay, anuman ang matinatangkilik ng kalama kamay, malapit ng sa kalama kahilingan, sa kalama pre-request, sa kalama malila sa buhay, saan mang dako, saan manaroon, maging sibayang dagat sa ibang bansa na aming makapatiran, patuloy mo silang proteksyonan. Iligtas sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng makaramdaman. Patuloy mo silang balutin na himbalan ng Espiritu. Pagpalain mo ang bawat sa amin, malapinoon. Maratnan mo kami, mailit na naglilingkod na gumaganap sa iyong kalooban, sa iyong pinag-uutos. Sa unang dalangin, pagluhod ng aming ginagalibang lista, Wildis Ronald Meda, sama-sama namin sinasuway sa pangalan ng Jesus lahat ng uri ng karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, mga pagkatulag, mga panlalabo ng mga mata, mga arthritis, sa pangalan ng Jesus, cast out in Jesus' name. At lang sa kanilang pagpapala, kahirapan, trice, gawa ng kaaway, kainaan, cast out, bihil, in Jesus' name, Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, there is Jesus. Urihin ng Diyos, mga minamahal, sama-sama tayong bumigkas ng tatlong beses ng Hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayong magbiro, mga minamahal, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Urihin ng Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga minamahal. Dadako po tayo sa ating mga announcement. Sa ating pong mga announcement, mga minamahal, ito pong nalalapit nating Thanksgiving Church Anniversary. Ito pong petsa po ng katapusan na po ng buwan ng Linggo ng December. Ito po ay 26 po ng buwan po ng December 26 after ng Christmas, mga minamahal. Kaya sa ating mga kapatiran, mga minamahal, wala naman tayong kinolekta para sa ating pagkain sa food, mga minamahal. Bring your baon tayo katulad po sa dako po ng Malasiki, mga minamahal. Mag-pray tayo na meron pong mag-sponsor sa ating pong Thanksgiving o Christmas na pasasalamat natin sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya pinapabatid natin sa mga kapatiran, ito pong nalapit na December 26 ang ating church anniversary para po dito sa dako ng Ordeneta, mga minamahal. Kaya patuloy tayo nagpipray ang mahal na Pinoy ang mag-provide sa ating mga pangangailangan. Bago ang lahat, mga minamahal, tayo po'y dumako muna sa ating ipagkakaloob nating special offering. Panalangin ang ating binabilbari Noel Samson. Sa lahat na magkaloob, ang Diyos po ang magpala sa inyo. Amen, Pastor. God bless po, Brother Preacher. Tayo po'y manalangin sa special offering. Declan Jules, makapahingan sa lahat mga Pinoon at kumulatin sa special offering mga Pinoon. Pagpalabas-basa na magbigay sa puntong ng minamahal na kapatiran, ibalik mo sila ang maraming bis na pagpapala mga Pinoon. Kasi hindi makapagbigay dahil sa kulang mga Pinoon, dalahin namin. Pagpalabas sila mga Pinoon, bigay sa mga gandang harap buhay o pagkitaan man upang sulit na pagkataon sila ay makapagbigay sa mga Pinoon. Pagpalabas sila mga Pinoon sa financial material at it's a papalis spiritual soul, dalahin na pagkutam. Ginagalang mga pastor, in Jesus' name, Amen. Imposible sa ating Diyos, kaya-kaya niya gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo ay kahirap ng buhay, wala ang imposible.
tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay patalari. Higit pa sa'yo, inaasaming higit pa sa'yo, hinihiling, bibigay ng Diyos mga pangako niya totoo. Sobrang pagpapalay, tanggapin na. Halina, magtiwala sa Kanya. Halina, magtiwala sa ating Diyos. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Ibalik po sa inyo ng ating mahal na po yung siksik-liglig at umaapaw na pagpapala sa lahat na nagkaloob sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya po sa ating minamahal kapatiran, ating pong schedule dito, wala pong pagbabago. Araw po mga minamahal ng Wednesday, alauna, alauna media, conforme po sa pagdating ng ating makapatiran. At sa araw po din po ng Friday, mga minamahal, hapon din po tayo, alauna, alauna media, conforme sa pagdating. At pag-araw po ng Sunday, mga minamahal, alas 9 naman po tayo nag-uumpisa sa banal na gawain ng ating malamig. Pag-araw po ng Martes, na-adjust po yung ating gawain doon ng oras, mga minamahal, po'y ginaganap ng alas 9 po ng umaga, mga minamahal. Sa lahat po nating minamahal na makapatiran, sa ating pong beloved brother Jane Sadio po, mga minamahal, sa kanyang parents po, mga minamahal, sa mga pamilang